Iba po yung pangingili ng Sabat ng Diyos kaysa sa pangingili ng Sabat ng tao. Tigaon, Camarines Sur. Tuloy po kayo dyan, kapatid na Danny, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Mula po dito sa Tigaon, Camarines Sur, kapiling po natin ating mga kababayan Bicolano rito at kasama din po natin si Dr. Ruel Camato. Ang ating pong bisitang magtatanong, ang kanyang religion po ay isang Seventh-day Adventist elder po siya, 63 years old, at kasalukuyang municipal councilor ng bayan ng Tigaon. Ito na po si Dr. Camato. Sige po. Doktor, hindi doktor. Good evening. Good evening po, Brother Eli. Good evening din po sa lahat na kasama namin dito. Ang tanong ko po, Brother Eli, tungkol sa Sabat in relation sa ang dating daan. Marami kasing may maling konsepto na ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. When in fact, 1,000 taon bago dumating ang mga Hudyo, meron ang Sabat. Nandun po yan sa Hardin ng Eden, pagkatapos na nalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, at lahat na nandito sa lupa, nagpahinga ang Diyos sa araw ng Sabat, at sabi binasbasan ang banal na araw ng Sabat bilang tanda na siya ang creator ng ating mundong ginagalawan. Sabi dito sa 2:3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. And then later, ibinigay po ang 10 utos doon sa Sinai, sa bundok ng Sinai, nakalagay sa 2 tapyas sa bato, binigay kay Moses. Ang sabi po, Brother Eli, ang 2 tapyas daw ng bato, it denotes permanence. Ibig sabihin, lumipas man ang lahat, ang 10 utos ay hindi kailanman lilipas. Kaya, ang sabi doon sa 10 commandments, number 4th commandment, ipangilin daw, remember the Sabbath day to keep it holy. Katunayan, sabi sa Matthew 5:18-19, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliitit ang mga utos sa ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliitit ang sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So napakahalaga talaga ng 10 commandments, and nandun po sa 4th commandment na ibinigay kay Moses ang Sabat. Ngayon, kahit po si Kristo nang dumating dito sa lupa, sabi sa Lucas 4:16, siya rin ay nangilin din ang Sabat. At ganoon din po si Apostol Pablo, namatay na si Kristo, early Christian Church, sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 4:9, ang sabi niya po dyan, at sinabi sa kanya, Hebreo 4:9, ang sabi po dito sa talatang 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. And most importantly, Brother Eli, nung nasa langit na, kumaligtas tayo, makarating tayo sa langit, sabi po sa Isaiah 66:23, nandun po sabi, simulan ko po sa 22, sabi dito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon man mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago
at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ibig ko sabihin, kahit sa langit na hinanda niya para sa atin kung tayo maliligtas, meron pa rin Sabat. Ang tanong ko po, pagkatapos napakahabang introduction, ang tanong ko po, Brother Eli, kung ganun kahalaga ang Sabat sa Bible, sa mga propeta, mismong kay Kristo, sa mga disipulos, bakit po ang dating daan ay hindi pinapangili ng Sabat? Thank you po. Salamat po sa pagdalo, kapatid na Ruel. Meron po akong babasahin doon sa una, sa Hebreo 4:1, kapatid. Basahin natin, kapatid na Daniel. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ayun, sabi ni Pablo sa mga Udyo na naging kaanib ng iglesia sa Biblia, kasi merong mga Udyo di naman umanib sa iglesia. Inuusig nga nila iglesia ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo sa mga Udyo na naanib sa iglesia, mga takot nga kayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Meron palang pangako sa mga Kristiyano, iniwan para sa mga Kristiyano, kasi matatandaan natin ang Sabat, naganap yung aral ng Sabat para ipangilin sa mga Israelita. Doon officially ibinigay ang pangingili ng Sabat sa tao. Iba po yung pangingili ng Sabat ng Diyos kesa sa pangingili ng Sabat ng tao. Ang pangingili ng Diyos, tapos na siyang magtrabaho. Wala na siyang gagawin nung ikapitong araw, natapos na lahat. Kaya, ibig sabihin ng pangingili niya, panghinto sa kanyang trabaho. The days of creation. 6 days were enough to bring everything that exists into being. Pagkatapos po nun, ay nagpahinga siya sa ikapitong araw, meaning wala na siyang gagawin. Yun ang pamamahinga ng Diyos, pamamahinga sa kanyang paglalang. Ngayon, ang sabi po sa 4:1, mga takot nga tayo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong nasa iglesia ng Diyos, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo maging katulad sa di nakaabot niyaon. Pamirong palang hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, ano? Sabi ni Pablo, sa dos, kapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila nung mga hindi nakapasok. Pareho lang eh, pinangaralan sila ng mabuting balita, tayo rin pinangaralan, pero sila hindi nakapasok. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Kapagkat tayong nagsisisampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Yung kapahingahang hindi nila napasok, papasok tayo ron. Gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Aba, sumumpa pala ang Diyos. Kung magalit siya sa Israel, sumumpa ang Diyos, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatagang sanlibutan, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw,
at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Sa isang dako, sinabi niya yan. Sa Genesis, sinabi yan, ano? Na ang Diyos nagpahinga ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang gawa. Sa isang dako ng kasulatan, sinabi yon sa Genesis. Tuloy sa 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Meron naman dako ng Biblia na sinabi naman ng Diyos, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Sa 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon kasi hindi sila nakapasok eh, yung unang sinabihan eh, dahil sa kawalan ng pananampalataya. E kung may natitira pang ibang dapat pumasok doon sa kapahingahan ng Diyos, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita hindi nakakapasok dahil sa pagsuway, ay muling nagtangis yan ng isang araw. Kung meron pa palang dapat makapasok doon sa kapahingahan, nagtangis yan ng isang araw. So, hindi ito yung dating araw. Tawagan ko po kayo ng pansin, mga kapatid. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Yung salitang nagtangi na ginamit na wika sa Hebrew o sa Greek Bible, ang ginagamit na salita ay yung salitang orizo. Orizo. That is to mark out or bound, that is figuratively to appoint, decree, specify, declare, determine, limit, or ordain. Nagtangi ang Diyos ng isang araw lang, kapatid. Tandaan natin, isang araw lang. Hindi ito Sabado. Dahil sa isang buwan, sa isang taon, meron 52 humigit kumulang na Sabado. Pero ang Diyos, kung meron pang dapat pumasok dun sa kanyang kapahingahan na hindi naman po napasok nung mga una dahil isinumpa ng Diyos bago sila pumasok sa bayang banal nung nandun pa sila sa disyerto dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sumumpa ang Diyos sa kanyang sarili, ang mga taong ito hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya pagpasok nila sa bagong dun sa Kanaan, yung ipinangako ng Diyos kay Abraham 450 years ago, makakapasok sila dun sa Kanaan pero hindi sila makapapasok sa aking kapahingahan. Sabi ng Diyos, sumumpa ang Diyos. Kaya kung meron pang natitirang kung pwede naman pumasok later on, sabi ni Pablo, dahil may natitira pa, muling nagtangi siya ng isang araw ngayon. Pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, meron palang isang araw na binabanggit sa araw ni David. Ngayon ang araw na itinangi ng Diyos. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. May isang araw na mapapasukan yung mga sasampalataya na natitirang dapat pang pumasok. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yung palang araw na yon may tinig. Nagtangi siya ng isang araw kay David. Kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Itong araw na ito, nagsasalita ito. No? May tinig ito. Pag narinig ng mga Kristiyano, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong puso. Sa 8, sapagkat, kapatid na doktor, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue
ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ibang araw pala ito kesa doon sa ipinatupad ni Josue. Walang duda, pagpasok nila sa lupang pangako, sa Kanaan, ang ipinatupad ni Josue ikapitong araw na Sabat. Sabado. Walang ibang ipinapatupad si Josue na araw ng Sabat na mainly kundi yung ikapitong araw ng Sabat. Kung meron mang ibang mga Sabat na gaganap yun, hindi Sabado. Gaya halimbawa nung bibilang sila ng pitong buwan, pitong taon, pitong taon, kagaya ng Jubileo, mga Sabat yun eh. Mga Sabat, pero hindi tumatapat yun sa ikapitong araw. Isang araw lang ang lagi nilang ipinagdiriwang na Sabado, yun yung Saturday Sabat. Eh yun ang ibinigay sa kanila ni Josue. Pero merong hindi ibinigay sa kanila si Josue. No? Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Meron palang ibang araw na sinasabi ang Diyos na hindi sa kanila ibinigay ni Josue yung araw na yon. At yun yung araw na sinasabi kay David, hindi ko Josue. Kung itataas natin sa 7, muling nagtangi siya ng isang araw, ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig nung araw na yon, may tinig yung araw, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Itong araw na ito may tinig. Pag narinig nyo, tinig nyo, huwag yung papagmatigasin ang puso nyo. Itong araw na ito. Kaya pagdating sa 8, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May ibang araw palang sinasabi ang Diyos. Hindi yung ibinigay ni Josue. Na ang ibinigay ni Josue, pangingili ng ikapitong araw. Tuloy sa 9. May natitira pangang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito yung hindi ibinigay sa kanila ni Josue. Ang ibinigay sa kanila ni Josue, ang ikapitong araw na Sabat na pamamahinga. Pero may natitira para sa bayan ng Diyos, sa bagong tipan, sa iglesia. Isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Alin yon? Tuloy. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So yung Sabat ng Diyos, hindi yun yung Sabado. Hindi yun ang Sabado. Bakit? Ang pumasok ang wika sa kanyang kapahingahan, nagpahinga sa kanyang gawa, gaya ng Diyos. Ito pala, isang final Sabat na magpapahinga ka na talaga, yung gawa. Yung Sabat na yon, isa lang yun eh. No? Nagtangi siya ng isang araw, hindi tuwing Sabado. Hindi maraming araw, isa lang yung araw na yon. Alin yung araw na yon na sinasabi kay David na isa lang yon, walang kaparehong araw yon. Basahin natin ang awit 118:20, kapatid na Daniel. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ala, pintuan eh. Parang yun Sabat, papasukan yun, may papasok dun eh. Kung ito, simboliko lang pintuan, papasukan mo rin itong pintuan na ito, no? Ang pintuan pinapasukan eh. Maraming hindi nakapasok dun sa araw ng Sabat na itinangi ng Diyos, kaya naglagay siya ng pintuang papasukan. Ito ang wika, ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Tuloy.
ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito palang pintuang ito, ito rin yung bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Tuloy. Ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Ang palang bato na yan, ang gawa ng Panginoon na kagila-gilala sa ating mga mata. Tuloy. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yung palang bato na yon, yung bato, ito rin yung araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Sino yon? Si Kristo. Si Kristo'y araw, hindi ng Sabat. Araw ng kapahingahan ng Panginoon. Ito yung pintuan ng Panginoon. Papasukan ng matwid. Ito'y gawa ng Panginoon kagila-gilala sa ating mga mata. Ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, si Kristo yon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. The day that the Lord hath made. Tama. Bakit? Sabi ni Pablo, itong araw na ito, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Si Kristo pala yung araw, kaya may tinig eh. The day that the Lord hath made. Siya yung araw, yun yung kapahingahang totoo. Sa kanya ka papasok. Bilang araw at bilang pintuan. Ito yung sinasabi ni Pablong hindi na pasok ng mga Israelitang nangingini ng Sabado. Hindi nila napasok ang araw na ito. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pero yan ang may natitira pang dapat pumasok dun sa araw na yan, nakapahingahan ng Diyos. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Iba sa araw ng Sabat ng Hudyo na ikapitong araw. Ito nga si Kristo. Siya ang tunay na Sabat. Doon tayo sa Kanya papasok bilang araw. Basahin natin ang 12, ang 11 ng Mateo. Pakinggan nyo, 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. At kayo'y aking papagpapahingahin. Eh, si Kristo ang talagang Sabat. Ali kayo, pumunta kayo sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Asan ba ang real Sabat? Hindi ba na kay Kristo? Ang kapahingahan ng inyong kaluluwa? Tuloy natin, kapatid na Daniel. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kristo pala'y sabat ng kaluluwa, kapahingahan ng kaluluwa. No? Hindi kapahingahan ng laman, kagaya sa Israel. Hindi ka magtatrabaho ng ikapitong araw, magpapahinga ka sa araw ng Sabado. Lahat ng trabaho, bawal. Pati mga hayop, bawal magtrabaho. Pati mga alila, bawal magtrabaho. Eh kasi, Sabat sa laman yun eh. Eh si Kristo, Sabat na espiritual, kapahingahan ng kaluluwa. Ang tunay na Sabat. Na pag ikaw na kay Kristo na, Sabat na. Bakit? Eh, hindi ka na magtatrabaho. Magtatrabaho si Kristo na eh. Ano ka mapapagod nun? Pero nananatiling, kung susunod ka kay Kristo, magkasama kayo. Ang nagtatrabaho siya, iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi niya. Kaya, ang tunay na Sabat sa Biblia, kapatid, ang pagkakilala namin yung Kristo, sapat na sa amin si Kristo. Hindi na kami kailangan mangiling pa na ikapitong araw o iba pang mga araw ng Sabat.
sa Biblia kasi maraming araw ng Sabat eh. No? May Sabat ng balag, no? May Sabat ng taber, merong pagdiriwang ng kung ano-ano ng mga Hudyo na hindi ka magtatrabaho. Yung Paskwa, merong isang linggo na magkakasunod na banal na pagkakatipon, walang trabaho, kahit ano. Nandun sa Exodo 12, maraming Sabat ang mga Hudyo. Kaya yung 20-20 ng Ezekiel na sinasabi ng mga Sabadista, yun ay kang Sabat, yan ika ang tatak ng Diyos sa kanyang mga tao. Ayon ang sabi ng Sabadista, pero basahin natin, 20-20. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat. Aking mga Sabat, aking mga Sabat, maraming Sabat. Sabat ng araw meron, Sabat ng taon meron, Sabat ng balag, Sabat ng lupain. Napakaraming Sabat sa Israel. Inyong ipangilin ang aking mga Sabat at maging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman ako ang Panginoon ninyong Diyos. At yung mga Sabat na yan, ipinatupad ni Josue yan. Ang paunahin dyan, ang ikapitong araw. Pero ang diskurso ni Apostol Pablo sa Iglesia ang totoo. Ah, kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May ibang araw ng Sabat para sa Kristiyano. Hindi yung ipinatupad ni Josue sa Kanaan. Wala naman duda, ang ipinatupad niya ikapitong araw eh. Ang mahuling magtatrabaho sa ikapitong araw, papatayin eh. No? Kaya nga mga Hudyo, gusto nila patayin si Kristo. Hindi kasi tumutupad nung Sabat nila. 5:18 ng Juan. Pakinggan nyo. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kita nyo ang sinasabi ng mga ang sinasabi ni San Juan na ebanghelista. Ito salita ni Juan ebanghelista to eh. Inililigaw ito ng mga pastor ng Sabadiste. Yan eka ang paratang ng mga Hudyo. Hindi. Salita yan ni Juan. Dahil dito nga. Alin yung dahil dito? Kasi nagpagaling siya ng Sabat. At pinupuna siya ng mga Hudyo. Araw ng Sabat doon eh. Dahil dito nga, lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niyang kanyang sariling ama ang Diyos. Paratang ba yan? Sabi ng mga Sabadista, paratang ika. Anong paratang? Totoo yan eh. Tinatawag niya talagang ama niya ang Diyos eh. At siya'y nakikipantay sa Diyos. Kasi pag tinawag mong ama ang Diyos, pantay kayo, ama siya eh. Anak ka, pareho kayong Diyos. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kaya sabi nung mga Hudyo, hindi ka naman, ba't ka namin binabato? Hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa pamumusong. Ikaw bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, sabi ng mga Hudyo. Kasi tinatawag niya ang ama na Diyos. Eh talaga ba namang ama niya ang Diyos eh? Talaga naman siya pantay sa Diyos, sa pagka-Diyos eh. Bakit? Hindi ba sabi ni Pablo, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Agaman nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay ba siya? Pantay siya, sabi ni Pablo. Kung paano yung ama ay Diyos, siya man ay Diyos din. Sabi ng mga Hudyo, tao ka lang, nagpapakunwari kang Diyos. Marami na palang iglesia ni Manalo nung araw. Ano? Tao ka lang, nagpapakunwari kang Diyos. Sabi ng mga Hudyo. Binabato nila ngayon. Ano ang dahilan? Kaya nila binabato. Kasi sinira niya na araw ng Sabat, tinatawag niya pa na kanyang ama ang Diyos. Talaga bang sinira? Sabi ng mga Sabadista. Sabi niya, kahit isang tuldok, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Ha? Ang magturo ng kaliit-liit ang utos, tatawagin ka dakila.
ang lumabag, ang hindi magturo, tatawaging kaliitan sa karya ng langit. Kaya sabi ka ni Kristo, hindi niya sisirain ang kautusan. Teka muna, kumpare, aling kautusan ang hindi niya sisirain? Yung kay Moises? Yung 10 utos na nasa 2 tapyas na bato? Ang ibig bang sabihin nung kung nasa bato, it means to last forever, hanggang sa walang hanggan ba? 10 ang utos ng Diyos? Teka muna, mga pari ko, hindi ba ang bautismo'y utos? E bakit 10 lang? Wala namang bautismo sa 10. Bakit ang sabadista nagbabautismo? Utos ba ng Diyos ang bautismo o hindi? Utos. Si Kristo nagsabi, utos ng Diyos yun eh. Basa, 12:50 ng Juan. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Gayon ko sinasalita lahat ng sinabi sa akin ng Ama. Alam ko ang utos niya, buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko lahat yung sinabi ng Ama ko. Eh, anong sabi niya? Sa 10:39 ni Marcos. Pakinggan niyo. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Salita ng Ama yan. Magbabautismo kayo gaya ng bautismo ibinautismo sa akin. Utos ba yan o hindi? Ano't sasabihin mo ngayon na ang nasa 2 tapyas na bato eh, yun ay forever. Bakit? Di ba kasama bautismo sa utos? Utos yan eh. Bakit sasabihin mo 10 ang utos? Tutol ako, di ka marunong magbilang. Bakit? Eh kung utos ang bautismo, paano ngayon yun? Binabaliwala mo yung isa. Eh sana, Chris, sinabi mo lang 11 utos. Kung marunong tayo magbilang. Pero you are going to stick to the 10 commandments, I disagree. Utos ang bautismo. Mas mahalaga pa ang bautismo kaysa sa ibang utos sa 10. Huh? Huwag kang magnanakaw. Utos yan sa 10 eh. Diba? Utos yun. Eh yung bautismo, utos ba? Utos. Wala sa 10 yun. Wala sa 2 tapyas na bato. Eh para dun sa iba, yun daw sa, kaya nasa 2 tapyas na bato, dahil ibig sabihin daw permanence. No, hindi po. Kahit bato nasisira. Hindi ibig sabihin eh, kung nasa tapyas ng bato, eh hindi naman sisira at hindi na mawawala. Eh basahin natin kay Habaku. Pakinggan nyo sa nasa Habaku. Dos-dos. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niya. Pangitain si Habakuk, sabi ng Diyos. Iukit mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato upang makatakbo ang mga yaon. Makatakbo ang bumabasa niya. Ibig sabihin, yun ding pangitain na yun na hula, magiging forever. Eh ang hula, pag natupad na, hindi mo na forever ba yung hula? Pagka ganun, hindi na matatapos ang kasaysayan dahil forever pala yung hula eh. Eh mali, maling interpretasyon. Kaya ang 2 tapyas na bato pinagsulatan kasi wala pang writing instruments noon. Ang pinakamatibay noon na writing material ay bato. Iuukit mo sa bato. Pero ngayon, meron ng mas matibay sa bato. Diba? Meron na. Hindi matututulan niya. Kaya para sabihin natin, kung muna kasulat sa 2 tapyas na bato, forever na yon, ikalawang Korinto 3:6-7. Pakinggan nyo. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan
na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Nagpapakita si Pablo ng dalawang pangangasiwa. Si Moises, nangasiwa ng kamatayan. No? Yung nakasulat sa dalawang tapyat na bato. Pagka nilabag mo ang isa doon, papatayin ka. Babatuin ka hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Pablo, kami naging sapat na tagapangasiwa ng bagong tipan. Bagong tipan. Hindi ng titik o letra. Sapagkat ang letra pumapatay, o titik, ang Espiritu nagbibigay buhay. Ang pinangangasiwa nilang bagong tipan ay tipan ng Espiritu. Hindi tipan ng letra. Na yung letra pumapatay kasi nakalagay, babatuin hanggang sa mamatay. Yung lalabag doon sa nasa dalawang tapyat na bato. Kaya sa versikulo 6, sabi ni Pablo, kung sa versikulo 7, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato, nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas, paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Kaya yung bagong tipan, mas maluwalhati kaysa sa dalawang tapyas na bato. Ang pangangasiwa ng bagong tipan ay pangangasiwa ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ang pangangasiwa ng dalawang tapyas na bato ay pangangasiwa ng kamatayan na pumapatay. Ang magkasala laban doon, walang tagsalang papatayin. Pero yung pangangasiwa ng Espiritu sa bagong tipan, nagbibigay buhay, nagpapatawad. No? Kahit na musung ka, kahit ikaw ay nakagawa ng mabibigat na kasalanan, ang pangangasiwa ng Espiritu ay pagbibigay buhay, hindi pagkundina na kagaya ng nangyari sa panahon ni Moises sa pangangasiwa sa dalawang tapyas na bato. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito, meron pong ibang sabat o kapahingahan, isang araw lang yon. Ang pasok mo ron, di ka na kailangan mangilid pa uli tuwing Sabado. Pag napasok mo yung araw na yon, na yun si Kristo, lahat na nun, sakop na. Pati Lunes, Martes, Merkules, Webes, Biyernes, 13-8 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Bilang araw o day, araw in Tagalog, day in English, kasi may ibang araw sa English, yung sun. What was spoken in David in 118 of the book of Psalms? This is the day that the Lord hath made. When you hear His voice, sabi ni Pablo, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Ito'y araw na may tinig at dapat tanggapin mo siya samantalang sinasabing ngayon. This day is always today. Bakit? Ngayon. Today. Yun ang sa Iglesia. Eh. Today, when you hear His voice, sabi niya sa English, do not harden your heart. Today. Today, Hebrews 4:7, again, He limited a certain day, siya lang, isa lang, saying in David, today, yung araw na yun, laging today yun, di lumilipas yun eh. After so long a time, as it is said, today, if you hear His voice, harden not your heart. Kaya nga, today. Bakit?
si Kristo ang kahapon. He is yesterday, today, and forever. Si Kristo'y araw. Araw na kahapon, ngayon, at sa makalawa, bukas, etc. Kaya, He is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday for a Christian. He is always our rest day. Come unto me, ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. The true Sabbath is in Christ. And that is not only Saturday. We will have Sabbath every day in Christ. Yun ang dahil, kapatid, kaya kami hindi nangigili ng Saturday Sabbath. Nangihiling kami ng Sabbath every day with Christ. We have peace in our hearts every day. We follow Him every day, not only in Saturday or on Saturdays. 9:3 of the book of Luke, Brother Daniel. And He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily and follow me. The misinterpretation of Ellen G. White, after all, speaking of biblical principles, we must not even listen to Ellen G. White, who assumed the leadership of the Seventh-day Adventist Church. It is against the will of God that a woman usurp authority over the man. Ito, tignan mo ito, kapatid na Alpha Omega, no? Sana pakinggan nyo pong mabuti. 2:12 of 1 Timothy, Brother Daniel. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Continue, por favor. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. A pastor in this dispensation can prove to me that there is any woman authorized by God to find or found a church and to lead a church. All churches led by a woman are wrong. They are not of God. Certainly they are of Satan, because it is not allowed for a woman to lead over men and to usurp authority over man, but to be in silence. The reason is very simple. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. That's why the prophecy of the prophet Isaiah will sweepingly deny the truth of every church founded by women. 3:12 of the book of Isaiah, it reads, as for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. My people, they which lead thee, if they are the women, cause thee to err, and destroy the way of thy paths. How do I look at the Seventh-day Adventist as a religion? It was founded by a liar, a woman liar. Let us read, or let us hear this. It's part of history of the Seventh-day Adventist Church. But Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures. Rather than admit that she was in error, Ellen Harmon claimed that God was the one who had made the mistake and had covered it up Himself. What kind of a blasphemy is that?
And if you are going to admit that you are the founder of the Seventh-day Adventist Church, you are cursed. Imagine passing your mistake to God. You are a false prophet prophesying that the end of the world will come in 1843. When it did not happen, she passed the error to God. Imagine that it is written in the early writings of Ellen G. White, page 74. She said, I have seen that the 1843 church was directed by the hand of the Lord and that it should not be altered. That the figures were as he wanted them. That his hand was over and hid a mistake in some of the figures so that none could see it until his hand was removed. You see that? The 1843 church chart that she said that is the end of the world was committed by God. God hid some error. That's why she was mistaken in saying that 1843 is the end of the world because God that time did not remove yet his hand, hiding the error. Is this the kind of church are we going to attend or to be a member with? Huh? Mga kapatid, mga kababayan sa Batista, mag-isip-isip kayo. Hindi pwedeng totoo yan. Lahat ng iglesia, babayan, leader, mali. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa sa Israel. 9:4 ng unang hari. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo. At iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Ay aking ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi pwedeng magkulang ng lalaki pagka talagang magsasadyos kayo. Alakad kayo sa aking palatuntunan, sabi ng Diyos kay Solomon. Atuto pa rin ko ang pangako kay David na iyong ama. Hindi kayo kukulangin ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Yung kalooban ng Diyos na yan na ang kanyang bayan, pamunuan ng lalaki mula pa sa panahon ni Haring David. Sabi ng Sabadista, bateka si Deborah. Wala pa kaharian ng Israel noong panahon na wala pang nakatatag na kaharian eh. Ang unang-unang naging hari sa Israel, si Saul. Kung si Saul na hindi tapat sa Diyos, pinalitan ni David. Mula kay David nangako na ang Diyos, hindi kayo kukulangin ng lalaking upo sa Israel. Hindi kasama si Deborah ro, dahil hindi pa naman panahon ng kaharian ng Israel noon eh. Pero nung matatag ang kahari ang Israel, nangako ang Diyos kay David. Alam mo naman kung mangako ang Diyos, di niya binabago eh. No? Kaya pagdating ni Kristo, nang mamili siya ng leader sa iglesia ang totoo, ang nga niya mga apostol. Walang apostola. No? Ubispo, walang bispa, ubispa. Ayan. Kaya reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. At pagkatapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas naman ang loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. No? Paano ngayon sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Ito ang turo ni Ellen G. White, ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka raw ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat, eh. Basahin natin yung Seventh-day Adventist Believe. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship, will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo.
Ang sumamba ng Linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo saka ng Mark of the Beast. Eh ngayon, madiscovery ko ba naman eh, sumasamba na rin pala sila ng Linggo. Pakita natin itong nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan o. Novo Tempo. Horarios de culto. Mga araw, oras ng pagsamba. Time of worship. Sabado, alas 9 ng umaga. Culto joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng Linggo. May pagsamba. E di, kung di ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Pasabihin mo, pag sumamba ng Linggo, patataka lang Antikristo ng Mark of the Beast. Ba't may pagsamba na kayo ng Linggo ngayon? Hindi lang pala doon. Naging curious ako, sabi ko, yung nabasa ko sa libro nila, kinakainan nila ngayon dahil sumasamba na sila ng Linggo dito sa Brazil. Aba, hindi lang pala sa Brazil yan. Ano? Pati pala sa Haiti, meron noon. Huh? Ay sa Honduras, eto, Templo Adventista del Septimo Dia in Santa Cruz de Johua, Honduras. Ano? Ano nakalagay dyan sa Honduras? Ayan. Reuniones, Domingo, alas 6 ng gabi. Sabi ko, talagang itong mga Sabadistang ito. Hindi lalaban ng diskusyon itong mga ito. Kaya dito, ayaw lumaban ng diskusyon sa akin eh. Mapapahiya sila sa kanilang mga maling aral eh. Unang-una, iglesyang itinayo ng babae. Hindi autorisado ng Diyos ang babae magtayo o mag-leader ng iglesia. Pagaya rin ng iglesia, kwadrangular. Babae rin nagtayo nun eh. Baka may alam pa kayong iba, sabihin nyo sa amin. Para maikalat natin sa buong mundo na yung mga iglesyang itinayo ng babae, siguradong mali dahil labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Eh si Ellen G. White, hindi lang namuno eh. Siya mismo nagtayo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Daniel. Ito po sa Seventh-day Adventist Believe, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Hindi chismis yan, mga kapatid. Ang may sabi niyan sila mismo, libro nila yan eh, meron akong kaupihan, bumili ako eh. Binentahan ako niyan eh. Meron ako niyan. Nasa library ko. Kinopya na lang namin sa computer. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White is one of the founders, but eventually, she became the leader. The commanding power in the Seventh-day Adventist Church. That's why, at each start, ang tawag dyan sa batas, void ab initio. Mali mula sa umpisa. Kasi ang pagkatayo, babae nagtayo. Kaya ang aral mali. Hindi naintindihan yung Bible. Bakit? Eh nagtuturo ang Diyos ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. At yung araw na yon, si Kristo yon. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, makalawa, makaitlo, ikapat. Eh mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay ka ng Linggo, tatanggap ng handa ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng Linggo, eh tingnan na natin yung mga unang Kristiyano, sumasamba ba sila ng Linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan.
Kita nyo, mga kababayan, yung mga unang Kristiyano nga araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Sabi ni Ellen G. White, pagka ikaw sumamba ka ng Linggo, at tanggap ka ng marka ng the mark of the beast, ng tatak ng hayop, pwede kayo rin eh na meron na kayong tatak ng hayop kung totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Eh yung mga unang Kristiyano eh, araw-araw nasa templo eh. The mark of the beast, ng tatak ng hayop, pwede kayo rin eh na meron na kayong tatak ng hayop kung totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Eh yung mga unang Kristiyano eh, araw-araw nasa templo eh. Ha? Nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Di ata naman, Sabado lang. Naku naman, ang babaw naman niyang nalaman ng iba. Kaya pasensya na kayo mga kapatid. Oh. Nahabaan sagot ko, wala nang pala. Haba tuloy. Napahaba tuloy ang siyel ko. Pasensya na yung mga, tatawagin pa ba natin sila, Brad Daniel? Yung nasa tatlo pa yata eh. Aba kapatid na Daniel.